Kasi pinagtatagumpay ng Diyos ang mga taong totoo ang kanyang layunin. Diba? Yan. Sa pagdarasal, kailangan galing sa puso. Diba? Sa paghingi natin ng isang bagay sa ating mga pangarap, galing sa puso. Yung ating bang relationship with God ay galing sa puso. Baka tagal-tagal mo na nagsisilbi sa simbahan. Pero minsan, baka lingkod tayo ng lingkod sa simbahan. Masimba tayo ng simbahan. Hindi, hindi ka naman nakikipag heart to heart sa Diyos. Diba? Humingi ka na ba talaga ng may lakas loob sa Diyos at tunay ang iyong hinihingi? Eh baka sinusubukan pa rin yung ating pananampalataya. Diba? Walang pananampalataya na madali. Pero ikaw, tanungin mo yung sarili. Hindi ka nga napapansin. Pero ikaw ba ay may malaking ginagawang pagpansin sa Diyos? Minamahal mo siya. Diba? Katulad itong kananiyang ito, talagang nagpumilit siya. Hinarap niya si Jesus. Kahit alam niya na maaaring sagutin siya ng ganon, hindi pwedeng ibigay sa isang tuta o aso ang pagkain na kaligtasan. Salita ng Diyos na biyaya sa isang katulad mo. May sinabi si Jesus, baka yan ay tapakan mo, baka hindi mo palagaan. Kaya sinasabi, yung pananampalataya ay napaka-importante na kailangan mo palagaan. Kaya sabi ni Jesus, tinas niya talaga eh. Hindi pwedeng munang ibigay sa'yo. Yan. Sapagkat ito'y para sa mga anak ng Diyos, hindi para sa aso. Masakit ang sinabi ni Jesus, pero tines. Kaya nga, pag tines ka sa iyong pananampalataya, pag sinabing tes, sinubukan ka. Pero kapag sinubukan ka, iba yan. Sinubukan ka ng Diyos. Ang layunin talaga ng pagsubok sa iyo ng Diyos ay tignan kung authentic yung faith, kung totoo, tama. Naniniwala ka ba na anak ako ng Diyos? Naniniwala ka bang may kapangyarihan ako? Naniniwala ka ba na ako ay Diyos? Naniniwala ka ba na ikaw ay tutulungan ko? Naniniwala ka ba na may kaligtasan? Naniniwala ka ba na ako ang hahatol sa iyo? Kaya pag tayo ay sinusubukan, tumataas ang pananampalataya. Dito, sinisigurado ng Panginoon, yung ibibigay ko na sa iyo ay makakapagpalakas ng iyong pananampalataya. And then, gusto mong sabihin dito sa kauli-ulihan, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya, binyagan niya sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo para sa lahat na ang kaligtasan. Para sa lahat na ikaw ay tutugunin ng Diyos. Hindi na ito para sa mga Israelita. Hindi na ito para sa mga Katoliko lamang. Miskin na sa ibang religion ka, miski masama pa pang tao, mahal ka ng Diyos.
tutukunin ka ng Diyos. Tumawag ka lang sa Kanya. Kaya lang, lakasan mo yung loob mo galing sa puso. Yun ang sabi dito sa pagbasa. Galing sa atin. Kaya minamahal ng kapatid, ayan, meron ba tayong mga pagsubok ngayon? Pagkakasakit? Nakakapagpahina ba ito sa iyo? Kapag nakakapagpahina, meron ng bakas ng demonyo ito. Mag-ingat ka. Pero kapag ito ay nakakapagpalakas ng pag-asa, ng pananampalataya, ng pag-ibig, meron ginagawa ang Diyos na mas mahalaga. Minsan iisip mo, mas mahalaga ang kalusugan. No? Pero ang Diyos, mas mahalaga ang pananampalataya, ang paniniwala mo sa akin, mas mahalaga ang buhay na walang hanggan. Yan po. Merong mahalaga. Kaya hindi nagbibigay agad si Jesus, gusto niyang makita mo ang pinakamahalaga sa iyo, ang kaligtasan, yung mapamahal ka sa Kanya, yung pagtitiwala mo sa Kanya ay naroon sa kabila na meron tayong pinag